Hello mga kamikmik, and in this video, i-share natin ang saktong learnings lang with arithmetic progression. Mag-share ako no, ng calculator technique relating dito sa arithmetic progression, okay? So ito yung problem natin, no? Without further ado, let's do this. The arithmetic progression starts at 1 and has 9 terms. Find the sum of the first 9 terms if the middle term is 21. Ngayon guys, yung calculator technique na to is maganda no kung yung calculator nyo is yung Casio. Casio 991ES or 570ES or kung ano man series ng 570, no? Or if ever man hindi man ganito, i-share ko pa rin yung kailangan nyong hanapin sa calculator ninyo, okay? So, ang pinakang technique nito, no? Ang pinakang technique ng arithmetic progression na to, kailangan pumunta kayo sa stat mode, no? Stat mode, and hanapin ninyo yung A plus BX na option, okay? So, nandito yung calculator ko, ayan. So, papakita natin yan. Pero muna natin, para maganda. Clear? Yes. And dapat nandito kayo sa mode stat, yan yung 3. And yung A plus BX. Okay? Yan. So, may table yan, no? Ngayon, paano natin pupunuin yung table na yan? Base given, no? Yung arithmetic progression daw natin is my first term. So, that is your A1. That is equal to 1. Kasi, di ba? Ayan, no? Starts at 1 and has 9 terms. So, ibig sabihin hanggang A9 tayo. Okay? Which is, hindi natin pa alam yan, no? Let's see. Ayan, question mark. Hindi natin alam yan. Pero ang sabi, yung middle term daw is 21. So, ano bang middle term ng 1 and 9? Definitely, pag isusulat mo yan, so 9 divided by 2 is 4.5, di ba? So, yung middle term, for yung 4.5, edi gitnaan niya is 5. So, therefore, ang middle term natin is A5, which is 21. Ayan. Actually, yan lang yung kailangan natin, guys. Sa calculator technique na to, dalawang input lang yung kailangan natin. So, balikan natin yung table natin. Doon sa table natin ng XY, dito sa X, ilalagay natin dyan yung 1 and yung 5. Kasi yan yung first term and fifth term. And since this is first term, ilalagay natin dyan sa Y is 1. And ano yung corresponding fifth term? That is 21. Okay? So, i-input lang natin yan. That is 1 equal 5. Okay? And that is 1, 21. Okay. Then, press AC. After pressing AC, ano yung next step natin? Depende dun sa tanong. Kasi yung tinatanong, find the sum of the first 9 terms. So, ganito lang yan ka-basic, guys, no? Pero bago tayo mag-proceed dyan, explain ko muna sa inyo yung laman ng calculator. Kailangan yung hanapin yung stat, yan o, yung kulay dilaw na stat. Shift, stat, then bibigyan kayo ng options. Ang importante sa atin dyan is yung regression. Pag prenas kayo yung 5, may bibigyan ng A, B, R, X hat, and Y hat. Ngayon, ito yung mga gagamitin natin parameters para makuha yung sagot na yan. Ang importante dito is yung for this problem, itong X hat and yung Y hat. Ang ibig sabihin nito guys, if mag-i-input ako ng X hat, let's say 4, no, para siya gumagana, then mag-press ako ng 5 or ng 21 rather, ibig sabihin niyan, yung 21 na yan, hahanapin niya yung X value niyan, which is based dito, di ba? Yung magbibigay sa akin ng 21 is yung 5. Pag in-equalsign ko, dapat 5. Ayan, okay, no? Same goes kapag nag-shift stat regression, 5 ako or y hat. Ibig sabihin, kapag naglagay ako dito ng x value, ibibigay niya sa akin yung value ng y. Which is, kunyari, pag naglagay ako ng 5, ibig sabihin, i-call out niya yung magbibigay sa akin ng y value na ang x is 5, which is dapat 21. Yun. So, ganun siya gumagana. And since aware na tayo dyan, ganito lang yung gagamitin natin, guys. Since sum, no? Sum yung kailangan natin. Ang kailangan mo lang dyan is just the summation of yung x, tapos y hat, yung limit natin from 1 to 9. Close parenthesis. Ngayon, paano ito gumagana? This is just, no, iko-call out mo lang yung 1 to 9, no, yung x na yan, that is 1 to 9, tatawagin niya isa-isa yung value ng corresponding term ng first term, second term, hanggang 9 term. Tapos, di ba, kukunin niya yan, yung y hat, which is ito yung part na yun ng table, at isa-sum niya lang. So, paano siya sa calculator? Press AC, itong summation, no, itong summation symbol, hanapin sa calculator nyo, then may lalabas na ganyan, and para hindi magkita sa error, i-close parenthesis nyo na lang agad, and alpha x, ito yung value ng x, or yung number of terms, then yung shift regression, yan, no, 5,
yung y hat, kailangan natin yan para tawagin niya isa-isa yung mga values of y's or yung mga terms, no, yung mga value ng terms na isasum natin, which is kailangan natin i-dictate na from 1 to 9. Ay, ba't nag-shift? AC. From 1 to 9. Ayan. Then, pag in-equal sign mo yan, ibibigay niya sa'yo yung sum na nung 9 terms, which is 189. So, the answer is C. Ayan. Ganun lang siya ka-basic, di ba? Ngayon, may mga added questions to, no? Pwedeng, ano yung pang 21st term? Let's say, let's find the 21st term nung progression na to. E din gagawin mo lang doon, guys, since 21st term yung hinahanap, balikan ng regression. Pag 21st term yung hinahanap, so ibig sabihin, yung y hat yung kailangan mo. Kasi hinahanap mo yung 21st term. And ibibigay niya sa'yo yung 21st term. Ngayon, kabaliktaran naman, kunyari, pang ilang term yung 105, yung 101. So kunyari, gusto mong hanapin, ang tanong is, pang dito sa progression na to, pang ilang term yung 101, balikan ng shift, stat, regression. And kapag tinatanong is pang ilang term, yun yung x hat. Tapos ilagay mo lang sa harapan niya, may okay lang kahit walang parenthesis or what, basta lahat ng nasa loob niyan, di ba? Yung 101 na yan, hahanapin niya yung x niya or yung pang ilang term siya, which is 21 based dun sa kanina. Basic, di ba? Beautiful math. So that's how you do arithmetic progression in your calculator. So kung may natutulong ka dito, share mo na rin sa friends mo para share lang tayo ng knowledge dito. So, see you in my next videos. Bye!